Happy New Year sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Up to date siya. Ngayon ay December 31. December 31. So tapos na ako yung mag-New Year. Kami. Are you ready? Ano pa lang? Alas dos pa lang ng hapon. Yeah, kami na kami. Nadaanan lang namin ang tamales kina Joby. So tapos na ako dyan. Ngayon ay January 1 na dun sa Pinas, ano? Yeah, January 1. January 1 na sa Pilipinas ngayon. Yeah, naka-ano na kayo? Naka 2023 na kayo ngayon. So kami ay sisimula pa lang mamaya. But ito lang yung kaibahan ng New Year dito sa Canada. Hindi kagaya sa Pilipinas. Kaya sabi na aking anak ay namimiss na daw yung New Year sa Pinas dahil may ingay, may mga fireworks, may mga sasakyan na may hila-hilang mga lata. Yero. Dito kasi sa Canada wala. Walang ganun. Tahimik lang. Kung meron mang nagpapa yung fireworks, may tao talagang responsible lang na siyang gagawa sa doon. Sa mga community center. Yeah, community center. Tapos hindi ka basta-basta bibili na magpapalipad ka ng mga fireworks mo dyan sa tapat ng bahay. Bawal yun. Yeah, that's illegal. Illegal yun. So, dito sa Canada, kung gusto mo manood ng fireworks, meron talagang venue na meron mga fireworks doon na ano tawag doon? Na fireworks show? Oo. Yeah, parang ganyan, fireworks show. Ibang-iba sa Pilipinas, no? Siyempre lang ang ano doon, New Year, kasi ilang ano lang yan? Alas 12? Bang, 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 putukan, putukan. Then, pagdating ng alas 12, wala na, timing na. Lasing na yung mga tao. Then, bukas, ay nga, the next day, trabaho ulit. Balik sa normal, trabaho na ulit. Walang pinagkaiba. Ganun din dito. Kain na ng konti. Celebrate ng New Year. Pero walang ingay na mag-iingay ka or what. Wala. May mga ibang mga Pilipino yun sa basement nila kakantahan or nag-i-enjoy. Pero yung sa labas na sisigawan, under ang sasakyan, busina, busina or what. Hindi pwede. Bawal yun dito. So yun ang pagkakaiba natin ng, ano, ng New Year dito sa Canada. I don't know, dun sa ibang bansa, yung mga taga-Australia. Sa Saudi Arabia, parang, hindi, I don't know, parang may fireworks ba dun? So now, ano ang balak ninyo ngayong 2023? Ano nang plano ninyo? Saan kayo magmamigrate? Oh. I don't want to come out of front. Yeah, we're going to. Sa mga truck drivers, anong on the way yun, papunta tayo dun. Patata? Yeah. Is coming? Yeah. Why? And ba't isin Andre? Magsisimba pa sila. Sa mga truck drivers, ano ang plano ninyo sa 2023? Libre ang mangarap. Libre ang mangarap ng sobrang tayo, sobrang taas. Pero kailangan may gagawin kayo para matupad yung mga pangarap niyo. Para sa inyong pamilya. Ako, wala akong madaanan. Ito. Dini. Why is it recording? Yeah, wala. Hindi ako pwede. Hindi ako kasi may dip. So yun. Anong balak ninyo ngayong 2023 na. Sa mga nagbabalak na mag-Canada, tapos kakapusin kayo sa inyong budget, huwag na muna kayo mag-Canada. Yung mga truck driver na may mga skilled, may mga solid na experience, kung kulang kayo sa budget ngayong taon na ito, mas maganda siguro kung mag-Europe muna kayo. Pasok muna ka sa Europe. Malaki na ang sahod sa Europe ngayon. Unlike before, nung nandoon kami, mababa lang. Dahil yung ang company pa lang before na merong mga Pilipino sa Europe ay Dynotrans. Ngayon, napakadami ng mga Pilipino. Or marami ng mga company na nag-hire ng mga Pilipino. So, tapos kayo sa inyong budget,
merong mga agency diyan sa Pilipinas na nagpapaalis ng driver papuntang Denmark, Poland, Latvia. Eh, marami na, marami. So, tungkol lang kayo sa budget, mag-Europe muna kayo. Then, pag nandun na kasi Europe, makaipon kayo. Aray ko. And then, saka kayo jump off ng Canada. Saka nyo tirahin yung Canada. Meron nga palang dalawang YouTuber na mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, na nasa Europe ngayon, na nagbablog. Si Norijon Pinoy Tracker ba yun sa kanyang channel? Nandiyan sa screen nyo. In-screenshot ko na lang tapos nilagay ko sa screen. Saka itong si Fafa Benz, no? Yung sinabi ko sa inyo. Ito kasi, itong si Fafa Benz, kasamahan ko siya before sa Denotrans. Nung nauna sa amin to, bago ako. Then sila yung mga na-interview before ng Neuro News. Dahil nga doon sa tinatawag na may mga Pilipinong nagreklamo doon sa Europe before na slavery about slavery, no? Ng mga hindi handa sa buhay tracker na hindi nakakawis sa barracks. Tapos, yun ang yata ang istorya, nagreklamo. But ang kagandahan nun, dahil nga nagreklamo yung mga Pilipino, nabuksan ngayon or na medyo napukaw yung government ng Europe na meron palang mga sahod na ganun kaliit. Then, itong papakita ko sa inyo, itong papanoorin natin, kasamahan ko siya, and dinidiscuss niya kung paano ang sweldo, magkano ang sweldo sa Europe. Kasi nung time namin, mababa yung aming sweldo, 670 or 690 plus 10 euro a day na meal allowance. And ang kagandahan nito sa kanya, nagustuhan ko, dahil puro talagang totoo. Pati si Norijon, pinapanood ko rin si Norijon. Tinuturuan kayo, lalo ng mga Pilipino na gustong pumunta ng Europe. Tuturuan kayo about sa tachograph. Marami kayong matutunan sa kanya yung channel. So, nakapanonorin natin. Aya. Oh. Saglit ba na off? Sigit lang ha. Ayan, hello. Barako si Papa Bench ngayon. Hello mga Papa dyan, kumusta kayo? Ayan, kumusta kayo? At ingat kayo lagi sa biyahe. Sa lahat ng Filipino truck drivers around the world, ingat lagi kayo sa biyahe. What's up? Ayan, barako si Papa Bench kasi naka-sunglass. Wala akong sore eyes ha. Kabibili ko lang kasi nito nung nakarang araw. Eh, nagandahan ako eh. Kaya, binili ko. Maganda siya. Made in Sweden. Pero, hindi ko ito pinopromote ha. Nagpag-tripan ko lang siyang bilhin. Nagandahan ako eh. Ayan. So, ngayon, ang magiging topic natin dagdag kaalaman. Pero, hindi sa rules ng taco ha. Tsaka traffic rules. Kasi, dagdag kaalaman to, konting information lang. Ayan. Kung ang topic natin ay kung magkano nga ba ang kinikita? Magkano nga ba ang sahod ng isang truck driver dito sa Europe? Ayan ang magiging topic natin ngayon. Pero bago yan, bigyan naman. Please, hindi naman mahirap gawin. Baka naman. Pakipindot na lang ng subscribe. Yeah, subscribe niyo. Bell notification button para ma-notify tayo. Mabuti nga ito at nagbablog na siya. Siguro sa mga susunod na upload natin, traffic rules naman ang pag-uusapan natin. At saka, ayan, shout out! Shout out muna tayo. I-shout out muna natin si Johnny Durapan. Ayan, Papa, na-shout out na kita. Ingat ka lagi sa biyahe mo. God bless sa'yo. At Kai, ito, guwapo to si Papa John. Papa John Lowell. Ang ganda na apelyido niya eh, no? Lowell. Ayan. Ingat lagi sa biyahe, Papa. Kasamahan ko yan siya dito sa Denotrans. Ay, sorry, sa Intercargo. Wala na siya sa Denotrans. Ingat lagi sa biyahe. Ayan. Ngayon, pag-uusapan na natin ang ating main topic. So, magkano nga ba ang sinasahod ng isang truck driver dito sa Europe? Ayan. Iskiel.
Iskiel, share ko lang. Share ko lang muna, nung panahon namin, 2013, way back 2013. Excuse. Ang sahod talaga namin noon, kasi mga first timer kami dumating ng Europe. Ang sweldo talaga namin noon, 670 euro. Okay, 670 pala. 670 euro ang sweldo namin noon. Tapos, meron kaming allowance na 10 euro per day. Yan yung sahod namin noon. So, bali, ang total lahat noon, umaabot siya ng, 2013 yun ha, umaabot siya ng 960 euro. A month. Yun yung pinaka net ng sweldo namin. Labas na lahat yun, tax-free. Tapos, nasa iyo kung malakas ka sa bisyo mo, sigarilyo, alak, ayan. Minsan kasi sa bisyo, minsan mayroon iwasan lalo sa Yossi. Excuse. Ayun, medyo nababawasan yung kinikita mo. Oh, yun yung sa panahon namin noon, way back 2013. Sa ngayon kasi, ayan, marami ng kumpanya dito sa Europe ang nag-hire, no? Galing, galing. Filipino is the best driver around the world. Totoo yan. Totoo yan. Kaya, dahil sa sipag at galing natin, nating mga Pilipino, tinatangkilik tayo ng mga ibang lahi dahil iskilado tayo. Ngayon, tungkol naman doon sa sahod, maraming mga kumpanya na nag-hire dito sa Europe ngayon na magkakaiba ng binibigay na sweldo. Sa totoo lang, yung mga bagong hire na galing Pilipinas, mga first-timer sa Europe, swerte sila. Maswerte sila kasi ang offer kaagad sa kanila, 1,500 euro. Ayan. 1,500 euro kaagad ang offer sa kanila. Swerte. Napakaswerte. Sa mga nagtatanong kung may dagdag ba yon, usually, kalimitan kasi dito, once na nabigyan ka na ng ganong sahod, ano na yun siya? Fixed na yun. Fixed ng sweldo yun, pero tax-free ha. Fixed mo ng sahod yun, yung 1,500 euro na yun. Di ko lang alam kung may mga kumpanya pa rin talaga na nabarat, na nag-hire papunta dito sa Europe. Di ko lang alam ha, di ko lang alam kung meron pa. Kasi, kalimitan na kasi ngayon na company na nag-hire, 1,500 euro talaga per month ang sahod. Okay, saglit lang. So, yun, magbibigay lang ako ng dagdag dun sa kanya. Sabi niya, kung meron pang kumpanya na mga nagbibigay na buraot, na nagbibigay na mababang sweldo, nung dahil nga sa kanila, nung na-interview sila sa Neuro News, doon nabuksan ng government na, yun nga, may mababang pasahod pala sa Europe para sa mga driver, yung mga tinatawag na driver's livery lang, ganun, no? Parang binuburaot. Pero kagandahan ngayon, lahat mga pumupunta sa Europe, magaganda na mga sahod. May mga kasamahan ako, ilan lang yung mga kasamahan ko dito na nakarating, na pumunta talaga ng Canada, si Adrian, sina Pito, sina Beltran, sino pa ba yung mga nandito na, na pumunta talaga. Pero yung iba kong mga kasamahan, nananatili pa rin sa Europe dahil maganda na yung sahod nila ngayon doon dahil nga nag-increase. Tapos na nakita ng mga European company, transport company, na magagaling pala mga Pilipino pagdating sa mga sa driving. So merong alternate sila na makuha. Pag nag-retiro na yung mga European, meron sila makakuha ng mga Pilipino na papalit doon sa posisyon. Kasi as of now, I think, nung nandun ako, nung mabasa ko 2020, I think ang daming mawawala na truck driver. Kailangan nila ng 220,000 almost truck driver sa buong Europe ang kailangan nila. So kaya, ngayon, nung sinimula ng Dynotrans yan, pumasok na yung mga kumpanya na nabuksan ng mga isip ng mga kumpanya na nga pala, no, pwede pala mga Pilipinong kunin nating alternate sa ating mga kababayan na ayaw mag-drive. No? So, tuloy tayo. Ngayon, sa company namin, sa company naman namin, ang first-timer dito,
binibigyan nila ng 1,500 euro. First 3 months. O, di ba? First 3 months. 1,500 euro yan, first 3 months. After 3 months, kung ikaw eh masipag, maganda ang performance mo, pero kailangan talaga ng sipag. Para magustuhan ka ng kumpanya. Ayan. First 3 months, ang kumpanya namin nagdadagdag ng 300 euro. So, what is that? Yung first 3 months mo, meron ka ng sweldo. Meron ka ng sweldo na 1,800 euro. O, di ba? Laking bagay. Napakalaking bagay sa Pilipinas niya. Napakalaking tulong na niyan sa pamilya. Tapos, yung first 1 year mo, meron ka ng 2,100 euro. Malaki. Diba? I don't know kung magkano conversion ng euro to peso. Yung first 1 year mo, meron ka ng 2,100 euro. Tapos mag-i-increase pa kami ng 100 euro per year. Napakaswerte ng mga first timer na dumarating dito sa Euro. Dahil ang tataas ng offer ng mga kumpanya sa kanila. Yun nga lang. talagang may yun nga lang kasi. Swerte na lang talaga kung makakatakto kayo ng isang agency na no placement fee. Swerte nyo na lang. Meron pa namang mga ganyang kumpanya, pero di ko lang alam kung anong mga kumpanya ang agency. Di ko lang alam kung anong mga agency ang nagpapaalis ng walang placement. Halos yata lahat merong placement fee. Yun yung kagandahan. Basta papuntang so, Europe. Swerte, napakaswerte ng mga bagong driver na first timer galing galing Pinas na pumunta ng Euro. So sana, dasal ko lang, dumami pa tayo ng dumaming mga Pilipino dito sa Euro. That's good. Heads up. Napakalaang bagay. Masarap sa pakiramdam na dumarami ang mga Pilipino dito. Mga Pilipino driver dito sa Euro. Napakasarap sa pakiramdam na nung araw kasi kami lang eh. Minsan, napakalungkot. Nasa parking mag-isa, wala man lang makausap. Minsan, sasakay ng barko, mag-isa lang din, walang makausap. Pero ngayon, napakasarap na sa pakiramdam na minsan, mag-aabot-abot kayo sa parking, may nakakakwentuhan kang kababayan mo. Makakasakay ka ng barko na meron kang kasalo sa pagkain sa loob ng barko. Kasi ang mga barko kasi dito, kalimitan, may mga restaurant. Libre kain yan. Ayan. Minsan, kakain ka sa barko, meron ka ng kasalo na nakakausap mo. Talagang masarap sa pakiramdam. Hindi kagaya nung panahon namin na wala lang. Tapos bubulihin ka ng ibang mga lahi, hindi mo naman pwedeng patulan. Pero ngayon, nakataas na ang bandira ng mga Pilipino dito sa Euro. Dahil dumarami na tayo. Dahil nga, nung umpisahan nila. Ang mga lahi nga halos nakabaw na sa mga Pilipino dahil nga, lalo sa amin. Hindi ko naman pinagyayabang, no, pero sa kumpanya kasi namin, ang haba ng mga dala-dala naming sasakyan. Kaya minsan pag sumasakay kami ng barko, nakatingin na lang sila sa amin. Heads siguro, up mga Pilipino. Galing naman ng Pilipino na yon. Ang liit-liit na tao, ang haba-haba ng dinadalang truck. O, di ba? Napakasarap sa karamdam ng gano'n na pinupuri nila tayo. So, yun lang yung may sishare ko sa sahod. Yung kung magkano nga bang sinasahod. Ayan, kalimitan talaga 1,500 euro ang starting. Tapos, one year, every year, nagtataas ng 100 euro. Depende sa kumpanya, sa amin kasi gano'n eh. Sana ganun din yung ibang kumpanya na every year nagtataas din sila para naman masiyahan ang pamilya natin, 'di ba? Sana ganun. Sana lahat ng kumpanya ganun, magtataas na magtataas every year para dagdag kita. O, 'di ba, mga papa, ang sarap sa pakiramdam. So, hanggang doon lang ang may share ni Papa Bench. Ingat kayo lagi at pilapito talaga ang sanglas ko. Okay. So, God bless mga papa, no? God bless sa ating lahat. Ingat tayo lagi sa biyahe. Ingat.
Lalo't malapit na ang winter. Ayan, mag-i-snow na naman. Ingat lagi, ingat, ingat. Okay. So, yeah. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Ano ang balak ninyo ngayong 2023? Okay? Canada or mag-Europe. Kung mag-Europe kayo, babayaran nyo lang placement fee. Wala nang IELTS. Okay? Basta meron ka lang 5 years experience ba yung hinahanap nila. Hindi lang, ako talaga sure ngayon, nakalimutan ko na, magtanong kayo, mag-comment kayo dun sa kanyang channel, yung mga truck driver dyan sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Visayas, o gusto nyo mag-Canada, mas maganda siguro step by step muna para hindi kayo mabigla sa gagastusin or sa pag-IELTS, baka hindi nyo pa kaya, no? Now, mag-subscribe kayo dun, mag-comment kayo, magtanong kayo sa kanya kasi active to sa kanyang channel. What are you doing? Kakaunti pala ang laman, iisa na. Yeah, active pala siya sa kanyang channel. Now, meron din si Nori John nandiyan sa kanyang sa screen. Nandiyan dyan si Papa Benz. So, yun. Ano bang plano ninyo sa 2023? Comment down below. Yung mga truck driver, yung mga gustong mag-abroad, gustong simula ng taong ito, baka itong 2023 para sa inyo na.